So, what's up sa inyo mga kaibigan? And again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, pag-uusapan natin itong topic na ito. It's because nakita ko yung comment niya kanina. So, sabi niya, DJ MA agent po ako. Bakit wala po akong nakukuhang commission kahit active yung mga host ko? Bakit po kaya? So ito guys, no, dagdag kaalaman sa mga agent dito sa Popolaybap, especially sa mga bagong agent, kasi alam ko hindi nyo pa naman alam yung mga factors or points kung bakit nga ba minsan kahit active yung host nyo, eh wala pa rin kayong nare-receive na commission sa kanila. So ngayon guys, hindi na natin papatagalin ito, sisimulan na natin itong vlog about dito. Okay, let's go. So una sa lahat guys, pumunta po kayo sa inyong agent dashboard. So sa inyong profile, click niyo yung agent. And kung makikita nyo guys, no, siguro mga 1 month ago or 2 months ago, so nag-iba na yung parang format ng agent dashboard natin. So ganito na siya. So makikita nyo sa taas kung ano yung level nyo and at the same time yung earnings nyo in last 30 days. Okay, so click nyo po yun mga kaibigan. No, i-click po natin. So pagka-click po natin guys, eh, dito po tayo didiretso. Ayan. So, dun sa taas, click nyo po yung max, yung parang ano nyo, yung commission level nyo. So, after nyo maklik yun, guys, so, dito tayo didiretso sa kanyang rules. Okay? As you can see, guys, no, makikita nyo yung parang meter, yung metro, kung ano ba yung level mo bilang agent. And at the same time, makikita nyo or mababasa nyo dyan yung rules. Okay? So, sabi dito, guys, the agent's commission ratio fluctuates according to the total earnings of the last 30 days. The total earnings in the last 30 days consists of two parts, all host total income in the last 30 days, and the total income of all invite agents in the last 30 days. Kaya mapapansin nyo, guys, magtatanong kayo sa akin, DJ, bakit ganun? Nung mga nakaraang araw, ang laki ng income na pumapasok sa akin. Last month, almost ganito yung nakuha ko, sobrang laki. Pero bakit ngayon parang sobrang baba na? So ngayon guys, kung mapapansin nyo, yung ating level as an agent is nakadepende po yan sa earnings natin in the last 30 days. Like for example guys, ngayon it's October 21. So yung sakop niya lang is simula September 21. So September 21 until now October 31. So meaning to say guys, sabang lumilipas yung araw is gumagalaw yung sakop ng 30 days. So yung earnings mo simula nung September 20 pababa, hindi na siya kasama doon. Eh paano kung yung mga araw na yon is malaki yung kinikita mo noon? So that's why malaki talaga yung pagbabago kung yung earnings na nare-receive mo ngayon eh bumababa. So that's why bumababa din yung commission level. But syempre guys, dun sa tanong kanina ng ating kaibigan, dun tayo magpo-focus. So ito na yun guys, no? Tutumbukin na natin. So sabi dito, note, the agent's earnings consists of the host. The agent's earnings consists of the host, income from video and voice calls, text chats and gifts, and does not include rewards such as tasks and rankings issued by the platform. So galing na po kay Popo guys na kahit sabihin natin na sobrang sipag magtasking ng inyong mga host, and at the same time sabihin natin may mga nakukuha silang rewards through rankings from the platform, sabi dito hindi po yun kasama. So does not include rewards such as tasks and rankings issued by the platform. So ibig sabihin guys, yung kasama lang po dun sa commission, so that's why nagkakaroon tayo ng commission, is depende na lang kung yung host nyo ay nakaka-receive ng gifts. Oh, sabihin natin, income from video and voice calls, text chats, and gifts. So yun lang po guys yung sobrang iksing paliwanag ko. That's why katulad po ng sinabi ng ating kaibigan dito na DJ MA agent ako, bakit wala po ako nakukuha ng commission? So kahit active yung mga host ko. Okay, so bakit po kaya? So guys, malaki yung possibility na maybe yung mga host mo, kapatid, ay hindi naman gaano kumikita or nag-earn ng gifts. So that's why wala ka rin nakukuha na commission. So even though active sila sa pagtatasking, o sabihin natin active sila makareceive ng mga ranking rewards, but still, katulad nung sinabi ni Popo na hindi yun counted. No? So yung counted lang guys ay yung mga gifts na natatanggap natin para magkaroon tayo ng commission, and at the same time through voice chat calls. Kasi may mga ganong users dito sa Popo na for example gusto kanilang kausapin. No? So kumbaga magbabayad sila sa iyo. So doon ka pwede magkaroon ng commission.
Okay? And by the way guys, dagdag ko na lang din pala, total nandito na tayo sa topic na ito. So pagdating pala sa agency naman guys, I mean sa mga invite agents nyo. Okay? Kung mapapansin nyo guys, for example, yung commission level mo ay nasa level S ka na, dun sa pinakadulo ka na, o sabihin natin yung commission mo within 30 days ay nasa 150 million pataas ka na. So, in short, level S na, no? So, kung dumating sa point na magkaroon ka ng mga invite agents na parehas na kayo ng commission level, mapapansin nyo guys, wala na kayong marireceive sa kanila. Okay? Pero may nangyari sa akin guys, yung isang agent ko, parehas na kaming level S. Okay? And then, napansin ko parang hindi siya gaano ka-active kasi nakikita natin yung commission level ng ating mga agents or yung earnings nila within 30 days. So, napansin ko, bumababa. No, bumababa yung earnings niya. Hanggang sa bumalik siya sa level A. Okay, ngayon, nagulat ako guys kasi nagkaroon na ulit ako ng earnings sa kanya. So, ibig sabihin guys, kung yung agent natin is mas bumaba, no, yung commission level nila, kung ikukumpara sa inyo, okay? So, ibig sabihin guys, talagang may papasok at may papasok pa rin na commission na galing sa kanila. Kasi ang formula ni Popo dito guys, makinig kayo mabuti. Okay? So, host agents corresponding commission rate, host performance. Invite agent, agency commission rate, for example, ako, yung agency level ko, or I mean, yung commission level ko is level S na, which is nasa 20%, minus the commission rate for invite agents. So, that's why mapapansin nyo guys, kung parehas na kayong level S, no, yung commission ratio nyo, imaminus yun dun sa commission level nung invite agents nyo. Kaya kung parehas kayong level S, zero. Wala kayo makukuha. So, napaliwanag ko na to ng mga nakaraang video ko. And ngayon lang guys, no, inire-refresh ko lang sa inyo para dun sa mga bagong viewers natin dito sa Popo. So, that's why automatically guys, pag yung mga sub-agents nyo or yung mga invite agents nyo, eh sabihin natin na pumantay sa agent level nyo or sa level ng agency nyo, wala na po kayo makukuhang commission sa kanila. Pero kung dumating yung point na na-maintain mo yung level ng agency mo at yung sub-agent mo biglang bumaba, sabihin natin naging level A yung commission niya, tapos naging level B, and eventually naisipan niyo mag-active ulit, no? Mapapansin niyo guys, may papasok at may papasok na commission pa rin sa inyo. So ganyan yung nangyari sa akin kasi yung isang agent ko level S na siya, and then nagulat ako, bumalik siya ng level A. Tapos nag-active siya, tapos may nare-receive na naman ako sa kanyang commission. So it means guys, no? So nakakatawa man isipin, pero alam ko yung ibang agent siguro dito na parang gusto niya na hopefully hindi agad tumaas yung level nung sub-agents nyo. Kasi pag tumaas na yan at napantayan na nila yung level nyo, wala na kayong marireceive na commission sa kanila. So let's be honest, for sure yan yung iniisip nyo sa mga sub-agent na nanonood dito. Pero yun nga guys, no, dun sa tanong ng ating kaibigan, hopefully nasagot kita regarding doon sa bakit nga ba wala kang nare-receive na commission kahit active yung mga host mo. Hopefully, nasagot natin sa vlog na to. And by the way guys, sa mga kaibigan pala natin na gusto maging agent dito sa Popo Live App, so you can check our video description. So, nandyan po yung link para makapag-register kayo as an agent. And then, by the way guys, sa mga gusto maging live streamer sa Popo, nandyan din po yung link. Pwede kayo mag-register. And by the way guys, no, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na hindi ako masyado active sa Popo Live App. Okay, hindi pa active yung agency ko as of now. So that's why I recommend na explore nyo muna si Popo guys. Maghanap kayo ng mga active agents as of now. Kasi for sure guys, sobrang daming opportunity dito sa Popo Live App. Sobrang dami din na nabago ang buhay. Kung kayo man ay magiging disiplinado, kayo man ay magiging masipag dito, panigurado guys, no, I'm 100% sure na kikita at kikita kayo dito sa app na to. Okay? So yun lang naman guys, and of course huwag nyo kalimutan i-subscribe ang channel natin DGMA, at kung may mga katanungan pa kayo guys, mag-comment lang kayo sa ating comment box. At yun, no? Malay natin soon magawa natin ng vlogs yung mga tanong nyo katulad nitong kaibigan natin, no? Shoutout pala kaya, no, kay Mary Criza Panza. So siya yung parang nagtanong nito sa akin. So ngayon sinasagot ko siya dito sa vlog na to. Okay? So yun lang guys, maraming salamat.